Napansin nyo ba na parang may ganito sa balat ng alaga nyo? O kaya ganito? Naku guys, baka may hotspot yung alaga mo. What up, Petches? It's your girl, Doc Ara, back again with another video. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay ang ever so famous and commonly seen sa balat ng alaga natin, ang hotspot. So if you want to learn more kung ano yung hotspot, paano nagsisimula, how to prevent it, anong pwedeng gawin kapag may ganun ang alaga natin, then just keep on watching. So ano nga ba yung hotspot? Hotspot is actually the red inflammation na nakikita natin sa balat ng alaga natin, wherein it's also called as pyoderma or acute moist dermatitis. Madalas, kaya siya namumula kasi dito ini-scratch ng mga alaga natin due to scratching, due to oozing ng mga nana, mga ganon. So, paano ko malalaman na may hotspot na yung alaga ko, Doc? Una-una is, ang hotspot, hindi nyo agad-agad ito makikita. Magugulat na lang kayo kapag once na natanggal niya na yung fur, or lalo na kung yung fur na sa area na yon ay matted. Or yung pananigas na buhok, most likely, may hotspot sila sa area na yon. So, try to check rin kung may mga matted fur sila. Tapos, mapapansin nyo, palagi nilang kinakamot or itchy yung area na yon. Minsan, ang ginagawa ng alaga natin, they lick or chew that area rin. Tapos, sometimes when it's very painful or sore, yung alaga natin kapag hinawakan mo yung mag-guard sila. Minsan, mapapansin nyo, mayroon mga scabs sa area or at some point, may pus or kaya may nana kang mapapansin. And minsan, may amoy pa. Another thing mapapansin mo, may areas na nagkakaroon ng hair loss and mapapansin nyo yung lesion niya. Ganito actually ang itsura niya. So, try to inspect your dogs talaga kapag may mga ganito. Paano nga ba nagkakaroon ng hotspot? Actually guys, kapag madalas mag-scratch or magdila ang alaga nyo sa isang certain area, dito pwede ito magsimula. Dahil through scratching, frequent scratching, it can lead to secondary bacterial infection, which would lead to dermatitis or pyoderma or what we call the acute moist dermatitis. Minsan rin, kapag hindi natin napapatuyo na maayos yung alaga natin, nagkakaroon ng high moisture sa area na yun, lalo na kapag makapal ang coats nila. So, mas prone sa hotspot yan. Minsan, these are some indication na may other disease na meron alaga mo kaya nagka-hotspot. Ano nga ba ang cause ng hotspots na to? Possible, may flea allergies sila. Baka may cuts or abrasions, mga sugat, due to excessive scratching or sobrang pagkakamot. Pwede rin ear infection, yung madalas sa pagkamot sa tenga, baka kasi may infection sa tenga kaya makating. Foreign objects, baka may nakatusok sa balat nila kaya nangangati. Food allergies, yes po, lalo na there are some dogs that are allergic to chicken, allergic to seafood, yung malalansang pagkain. Matted fur, another indication. Kapag may matted fur, tingnan nyo na. As much as possible, kung kaya nyo i-trim yun, usisiin nyo na. And lastly, possible, pwede rin due to insect bites. Or minsan, excessive licking or chewing dahil bored lang sila. So, pagka ganun, bigyan nyo silang chew toy. And also, hindi lang yun. Yung mga water-loving dogs, mahilig mag-swimming, mahilig maligo. And since basa, it locks up moisture, mataas yung moisture, more prone na magkaroon ng bacterial infection on certain areas na hindi napapatuyo na maayos sa katawan nila. So, kung water loving sila, kailangan yung mas bantayan and mas madry talaga yung katawan nila to prevent hotspots. Actually, hotspots can affect any age. Kahit anong edad ng aso yan, pwede siya magka-hotspot. Pero there are some breeds na talaga mas prone due to ay yung coats nila. Those breeds are German Shepherds, Rottweilers, Golden Retrievers, Labradors, and St. Bernards. Paano natin mape-prevent ang hotspot na ganito? First of all, proper grooming. Pag pinapaliguan sila, make sure na matutuyo sila maayos. And also, frequent brushing ng buhok nila. And advisable na every once a month or kung twice a month, mapag-groom sila ng tama para maayos yung undercoat and at the same time, maiwasan natin yung matted hair. Meron nga ba mga alternatives para sa ganito, Doc? Actually, may narinig ako about yung apple cider vinegar sa ano, sa hotspot. Nako guys. This is actually a no-no. Alam nyo bakit? First of all, apple cider is not scientifically proven na talaga nakaka-cure siya ng hotspot. Ang mangyayari pa, since it's a type of acid, acidic ang vinegar, it may cause pain to your animal or to your dog. And wala rin namang antibacterial
property ang apple cider vinegar, which is appropriate to treat the secondary infection or bacterial infection na meron sa hotspot. Baka ang mangyari pa is mas lumala siya and mas magkaroon siya ng nana due to the application of apple cider vinegar. So, paano nga ba yung treatment? Ano pwede kong gawin, Doc? Lalo na pag nasa bahay, hotspot ka. Ganito, pwede niyang gawin to sa bahay, to be honest. And I've done this to my dogs rin. It actually helps. Pero kapag malala na and it's reoccurring and lalong lumalaki, please visit your vet para makapag-prescribe sila ng antibiotics for that. Kasi mayroong severe cases na of hotspots. Pagka ganun, it really needs medical attention. Pero kapag maliit pa naman siya, naagapan nyo, here's the thing that you need to do. First, pag nakita nyo na may matted fur, maghinala na kayo. Try to trim the area or kahit hindi matted fur, kapag napansin nyo na may hotspot sa area na yon, i-trim nyo na yung lugar or i-shave nyo yung area wherein may hotspot. Kumbaga, dapat walang buhok na pupunta dun sa hotspot area na yon. You can actually clean the affected area with water and soap. Mild soap and water. Tapos, pat dry. Tapos, what I do, I actually have this medication which is what you call Scavone and I apply that to sa area na yon twice a day. So, technically, parang lalagay ko yun sa umaga at saka sa gabi. Lalo na pag fresh pa yung hotspot ng aso. Tapos, another thing that you need to do is to make sure na hindi nila didilaan yung area na yun, hindi nila gagalawin. Mahirap yun, di ba? So, what you need to do is to put on a cone sa kanila. Lalo na kapag madalas sila nagsascratch sa area na yun. Mas maganda na meron tayong cone. And take note, dun sa area na yun, hindi po natin siya kailangan lagyan ng bandage after applying certain ointment or scabon na yun. Ang gagawin nyo guys, hayaan nyo lang naka-expose sa air para mas madry siya. And again, be vigilant sa hotspot na yun. If this won't work, napansin nyo, parang hindi siya nagdry, mas lalong dumadami yung nana. I guess, ang sagot na dyan ay antibiotics and go to your vet para makapag-prescribe sila ng antibiotics for your pet para hindi siya lumala. Okay? So, yun lamang guys. I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And alam kong very common inquiry to, itong about sa hotspot. Lalo na we live in a very humid country. I hope you learned something from this video. Share this to other fur parents. And also comment down below ano pa yung gusto nyo i-discuss ko. At the same time, go follow me on my social media accounts. It's at @arabertusho sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. And also my FB page. Check nyo na rin. So yun lamang. Look, Ara. Bye guys.